Ano nalaman ni OG Diaz? Ay, hindi ko po alam. Did you talk to him? No po. Paano nalaman ng social, ng media? Sino nagkalat? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. So when did bigla na lang po pumatok eh. OG. Tension nito. Itong tungkol naman sa kaso ni Sandro Molap at saka ng dalawang independent contractor ng GMA. O na sila ni Jojo at saka sila ni Richard. Nung una sila ni Jojo at saka sila ni Richard. Si Jojo at saka si Richard Dode Cruz. Oh. Okay. At saka ito, di ba, talagang maraming mga kung ano-ano mga nagsilabasan. Kasi hindi pa sila nagharap-harap na dalawa eh. Di ba nung una, nagpatawag yung Senate ng hearing. Pero hindi nagpakita yun na no show ang dalawa. Ang dumating lang, si Ninyo Mulak lang. Yung, oh. Minsan na pong nagkaharap mga kachika, si Ninyo Mulak at ang dalawang tao na itinuturo ng kanyang anak na ng agaw ng kanyang lakas. Sa pagkakataon pong yun, ayon kay Ninyo Mulak nung humarap siya sa Senate hearing, ay umiiyak na nag-sorry sa kanya sina Jojo at Dode Cruz. Pero nung Lunes po ng umaga na inabot hanggang hapon, ikinakaila ito nina Jojo at Richard. Hello. Ang sabi nila, we never said sorry to him. Hindi daw po sila nanghingi ng paumanhin kay Ninyo Mulak. Kaya ang sabi ni Senator Jinggoy, kung totoo na nag-sorry kayo, what's that sorry for? Yun ang sabi. Hindi daw natapos yung salita. Ang sabi ni Ninyo, you were crying, both of you. Ang sabi niyo pa nga sa akin, pumili ako ng isang institution o isang foundation na pwede ninyong asikasuhin para matapos na itong problema niyo sa anak ko. Ang sabi ko sa inyo, kaya ko kayong patawarin dahil hindi naman ako Diyos. Kung ang Diyos ngayon nakapagpapatawad, ako pa kaya. Pero kailangan pagbayaran yung ginawa niyo sa anak ko. Yun ang sinabi ni Onin sa kanila. Pero pinagmamatigasan ni na Jojo at Richard sa Senate hearing na hindi sila nag-sorry. Ay, so ang lumalabas ngayon, parang ano, baligtad. Oo, nababaligtad ang mga kwento. At saka yung ano, di ba, hindi naman daw nila tinext si Sandro. Yung text na. Tapos nagpumalas. Si Sandro daw ang nag-text sa kanila na, are you still there? Can I still go? Pwede pa ba akong pumunta? Parang ganun. Ano to? Ang sabi ni Senator Jinggoy, Senator Robin, Senator Bongrevilla na umaalalay siyempre dito sa hearing na ito, nasaan yung ibang text messages? Ayun. Di ba? Kailangan kasi matuntun yan. Yung buong conversation nila, di ba? Eh, sabi ni ano Ninyo, yung sa amin, Your Honor, binigay na po namin sa NBI. Sinabit na po namin. Sabi niya, sabi ni Senator Jinggoy, umamin na kayo. Sabihin niyo na yung totoo. Kasi pwede namin kausapin ng Smart at ang Globe para makita yung pagpapalitan niyo ng mga text messages. Diba? Walang lusot to eh. Walang lusot ito. Wala. Nakakaloka lang, diba, na yun? Kasi nung unang kwento, diba, wala namang ano eh, wala namang mga denial. Ngayon, anong tabang? Absolutely, hindi daw totoo. Hindi raw totoo yun. Yung naging sila ng sorry, hindi totoo. Hindi din daw sila nagpapunta kay Sandro doon sa kwarto. Kundi si Sandro daw yung nag-text. Ganon. At sabi ni Senator Jinggoy, at nung pagpasok ni Sandro doon sa room, nagulat siya dahil siya palang nandun. Sabi ni Jojo Nones, hindi ko lang po alam, Your Honor, kung totoong nagulat siya nung pumasok. Diba, meron ka agad ano? Kaya, ano eh, napakasakit sa panig ni Ninyo Mulak yung naririnig niya ngayon. Pero syempre, kanika niyang depensa ito. Ito, kanika niyang naratibo po ito na kailangan nilang sabihin bilang depensa sa kanilang mga sarili. Walang masama. Diba, lagi naman gano'n dapat may karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili. Yun. At ito naman po ay investigasyon pa lamang tulad din po sa NBI. Hindi pa po nagsasampa ng solidong kaso si Sandro para madetalya niya kung ano talaga ang naganap nung gabi na sinasabi niyang siya ay iniluhog ang kanyang lakas. Grabe. Diba? Siguro, sa paglaon pa itong kwento ito, marami pa to. Matagal pa to bago maisampa at maituring na isang kaso ito. Parang baligtaran ng laban ngayon. Yun nga. Baligtaran ang laban. Nakakalungkot, ano, na magkakasama sa industriya tapos ganyan na nangyari. Correct. Diba? Nakakalungkot. At I'm sure na marami pang taong lalabas dito. Siyempre, mga saksi-saksi, mga ganyan-ganyan, nakasama nito si ano, ganyan-ganyan. Ang kwentong ito talagang napakalalim.
sa Amitikuloso to kasi yung sangkot na usapin ay tungkol sa ganyan. Oh, mahirap diba? Usapan kasi lahat. Mahirap kasi ng mga ganyan. Pero hindi lang naman sa GMA 7 ito nagaganap ngayon. Ayun na nga. Sa TV5 meron ay, din. Ay, oo, meron din. Pero ayoko na muna magsalita. Pero kami ni Romel, napakinggan namin ang buong kwentong ito. Diba? Sa ano? Nagulat na ito. Isa lang ang masasabi ko. Walang shortcut sa tagumpay. Kung gusto mong maganap ang pinapangarap mo, kung gusto mong maabot ang pangarap mo, paghihirapan mo yan, may mga baitang ang hagdan na dapat mong lakaran. Tama. Hindi ka po pwedeng sasakay ng escalator o elevator para maabot mo yung pangarap mo. Hindi totoo yun. Pinaghihirapan ka. Gusto nila kasi ano kaagad eh. Agad-agad. Agad-agad. Diretso. Diba? Mm-hmm. Kaya diba katulad niya sa Olympic, diba? Sabi nila, bakit marami naman tayo player na magagaling na bakit hindi atin? Hindi ba nila alam na bago ka sumali sa Olympic, may mga elimination. Ang dami po munang pinagdadaanan. Kung karapat, dapat ba kayong maging kinatawa ng ating bayan sa Olimpiada? Ganun lang. Ganun lang yun.